Good morning! It's a brand new day dito sa Boracay. It's our second day. And late kami nagising. Nag-usap pa naman kami na mag-breakfast kami ngayon. Pero late na kami nagising. Mga 11 AM na ngayon. So magka-coffee lang ako and then magla-lunch na kami. Here's my yaya making coffee for me. Very good. Very good tong yaya ko. What time ka umuwi? 4? Saka nagpunta? Kala ko hanggang alas 2 na lang ang bar dito sa Bora. Siyempre, kumain kami after. Sino kasama mo? Parang may naririnig ako kagabi. Hello! Good morning from Bora. Good afternoon na actually. Sana sinasabi magpipicture, di ba? Okay, magpipicture muna kami bago kami mag-lunch. Ayan, medyo... Say hi, guys! Say hi! Meron na pala tayong naita yung business dito sa Boracay. Okay. Pero hindi akin to, ah. Si Onse kanina pa naghahanap ng brewed coffee. It's our second day. How do you like our second day? Okay lang. Saan ako galing? Content, I think ito po yung pang-viral talaga. Paano uminom ng kape sa Boracay. So, ganito po yung proseso, tamang proseso. Bibigyan ka nila ng gatas, asukal, kape. At para ma-enjoy mo yung kape, uunahin niyo pong inumin yung gatas. Saka niyo isasama yung kape. Ganda ng view. Uy, lagi tayo nagpupunta dito. First time natin matitikman to. Ito po yung pinakasikat na kalamansi muffin ng Boracay. Teka, wait. Check natin kung masarap. Go. Ang sarap nung mismong bread. Pero... Actually, nalito nga ako kung kalamansi o lemon eh. Parang may... Pero kasi di ako mahilig sa maasim na... Na muffin. Muffin. Pero kung di sila mahilig sa matamis, perfect to sa kanila. Masarap. Masarap. Pero kung hindi sila mahilig sa matamis, perfect to sa kanila. Masarap. Masarap to. Tas main... Wow, hindi siya mahilig. Pero... Tumusin niya yung muffin, ano? Ano? Hindi pa siya mahilig. Kanang ang tubo. Hi. Ngayon nakabili na kami ng mga sinelas. Suot ko na siya. Tignan mo, love. Pakita mo. Ang ganda niya na. Sa halagang... From 400. 600, natawaran natin hanggang 400. Piso to, sayang. 400 pesos, guys. From 600. Kaya dapat yung bilan mo, patawaran ganyan dapat. Uh-oh. Iagad-agad nyo na yan. Lunch time! Ayan, so nandito kami ngayon sa The Mall. Nakatapos lang namin mag-lunch. And naghahanap kami ng dessert. Right, love? Avocado, eh, no? Ay, kilala ko may-ari niyan. Si Ford. Ay, si Ford, tsaka si ano, ayan o. Si Ford, tsaka si Grizel. Kanila yun. Nagpapa-franchise sila. Anyway, sobrang full kami. In fairness, ang sarap nung kinainan namin na yun. Anong pangalan yung restaurant? Inasal Boracay. Inasal Boracay Island. Mura pa, so gora kayo doon. Ha? Pag nandito kayo. So, dito kami mag-dessert sa Hollow Mango.
Here's our order. Kasi si Onse nakikichismis sa kabilang table. Ano bang storya nila? Ano, parang naghihirap na sila sa Korea. Kinuha nila yung pinakaunang ipo nila para pinalong Boracay. Wait lang, tanong ko lang, nakakaintindi ka ba ng Korean? Hindi. O paano mo? Saan mo binas eh? Yung mga kilos. Nakatikman na lang natin to. So, tikman na natin siya. May iba kasi akong gusto. Ang gusto ko yung mango cheesecake. Ayaw nila. Sarap. Tignan natin kung magtatagumpay tayo dito sa... Ano nga tawag dito? Halo Mango. Halo Mango. Mmm! Ang sarap! Right decision. Right decision. Oh, aarte pa. Aarte. Sobrang tamis. Dino more, aarte. May ice dun sa ilalim, ang sarap. Ah, kung gusto mo parang halo-halo, dapat pwede mo siyang gawin. Dapat kunin mo yung nasa ilalim. Hindi pa ako nasisiyahan. Hindi, yun ang nagbabalanse ng tamis, yung yelo. Hindi matamis yung nasa ilalim. Ayun. Yung yelo. Yan na nga. Yan. Lagyan mo ng ice cream. Ito. Ay, masarap yung nasa ilalim. Hindi kasi yelo yun. Kasi dinadaya tayo, kunwari marami, pero yelo lang palang nasa ilalim. Sarap! What? Uy, anong oras tayo? Oh, no! What? Hi everyone! So, ito, naka-two-piece na tayo. Obvious naman kung anong gagawin natin. Magsa-swimming na tayo ngayon. Pero kung nabubongga na kayo sa outfit ko, hintayin niyo yung outfit ko. Ayun, oh. Nakita niyo? Oh. So, love. Balot na balot. Wala namang araw. Yes, magkano bibigay mo kay kuya? Magkano? Sa'yo na lang ako magpapapicture para wala pang bayad. Oy, may na-meet tayo dito. Alam niyo kung bakit? Hello. Kasi kita niya kami ng asawa ko. Hirap na hirap kami sa picturean. Lumapit na siya. Hello! So, from Norway si ate, nakakaluwag-luwag sa buhay. Listener siya ng MOR from Norway. Yay! Woo! Padalar ka naman! Thank you! What's your name? Kim. Kim. May ano ba yon? Iba yung salita sa Norway, no? Yeah, ano Norwegian. Norwegian. Sample of naman kami. Nang ano, I love like, you. Like, ano, bati ka lang sa mga YouTubers natin. Hi, from Norgay. Aha rin ni Boracay. Apo Ferie. Sorry, parang nag-Bisaya lang din siya. Saka marunong ka mag-Norwegian. Oo. Ikaw, di ba marunong ka rin, Javi? Marunong siya. Oh, sample. Okay, oh. Oh. Bakit, di ba dapat dito ka umuwi? Bakit dyan ka Norwegian? Last ko na yun! Thank you, ate! Thank you! So, nag-chill lang kami dito sa tapat ng hotel namin. Ayan, si Mike nandun pa rin sa dagat, mga kapamilya. At talaga namang sumisisid sa dagat. Well, kasi, sabi, may sabi-sabi kasi na hindi masyadong pwede sa salt water ang buntis. So, hindi ako masyado nagpatagal. Wala namang wawawala kung susundin natin yon, tama? So ngayon, nakikita nyo, ang dami pa ring tao. There. May mga nagsiselfie. May mga nagchichill lang, gaya namin. Meron naman kasing bay ni Onse, ayan. Super ano pa rin. At may kinakasal. Ito, oh, may kinakasal sa likod, guys. Ayun sila, oh, nagpipictorial na sila. Ayan. So, Abby, anong next natin gagawin? Kakain. Ah, kape! Grabe, ang sarap dito, no? Kape, magkakape kami dun. Kaya mo dito mga 1 month? Hindi. Kayong ganitong-ganito lang gagawin natin. Kain, tulog, picture, one month chill. Hindi kaya. Sanay kasi ako nang nagtatrabaho. Ako parang gusto ko ng bahay in front of the beach. Pero mahal. Pag-ipunan natin. Ayan na siya. Oh, pak! Kamusta pag-seasid? May nakita ka bang ha? Isda? May tanong kami nakita isda. Kamusta pag-seasid mo? Sarap. Sarap. Okay guys, it's dinner time. This is our second night.
Yeah, and naghahanap kami ngayon ng pagkakainan. Actually, ang gusto ko sana yung kinain namin inasal kanina, kaya lang sa Oana silang dalawa, hindi naman sila buntis. So, pagbigyan natin sila. Wow! Okay, so explore namin ang other side of Boracay kasi lagi tayo dun sa papuntang the mall or Station 1. Hindi lang natin ito nakita. So, dito naman tayo sa papunta ng Station 3. At dahil Sabado ngayon, sobrang... No, Linggo ngayon. I'm sorry. Okay, sorry. Sorry ah. Ito na. Dahil Sunday ngayon, medyo madaming tao. Mas maraming tao ngayon kesa kahapon ng gabi. Kasi sigurado yung iba dyan pauwi na bukas. Ito, huling laban. Huling laban nila ito. Okay, so wala kami nakitang makakainan dun sa kabilang side, yung papunta ng Station 3. Kasi enchuchusin ng mga kasama ko. Ako nga, antox lang okay na eh. Ano yan, totoo? Hinahanap ko lang talaga, ano yan, tagol? Ano yan, ha? Inasal, chicken. Chicken inasal, pero ayaw nila ako pagbigyan. So, nandito kami ngayon sa palabas dun sa street ng La Carmela de Boracay. Dito tayo titigin ng makakainan. Napili nilang kainan ay Popo! It's a cute restaurant that stays the food! Ang goto man po yung bilis ng konti natin. Bainis! Fried rice and stir-fried beans. So, hintayin natin makompleto yung order para kaya kumain mga kapamilya. Left. So corny. Ah! Ano ba yung ginagawa nyo kanina? Wala. Yeah. Yung gaya namin po. Pakaswerte yung kami. Ah, siya si Popo. Yeah, siya si Popo. Tikman na natin siya, guys. Tikman na natin. Matay sa dulo. Let's try. What I know here. Ito daw bestseller nila dito, guys. Sarap yung noodles. So, ngayon naman, natikman natin yung fried rice. And what's this, Habib? Lechon Macau. Lechon Macau. Try it. Lechon Macau first. Uy, ang sarap. Ang lambot ha. Malambot yung karne tapos crispy yung balat. And this time, itry po natin kung masarap po sarap yung tubig rice. Niya. Yan lang. Sarap yung tubig? Uy, in fairness ha, lasang tubig. Masarap yung tubig nila. Tubig na tubig. Last but not the least, may in-order pa pala kami. Mamaya natin ito yung iba. Yung iba namin in-order is stir-fried beans. Love, pagulay ka. Narinig niyo po ang very much nanayin. Kumain ka ng gulay. Na, oo. Asawa na nanay pa. Kumain ka ng gulay upang humaba ang iyong buhay. Maalam. Alin? Maalam. This one? Yeah. Okay naman siya sa akin. What's this? Sili. Mahilig ako sa maalam na pero maalam. Narinig niyo naman po yung pagkaka-what's this niya pero sa totoo po yan. What's this? Maalam. Okay, so after kumain, ang pinakamabenta ay yung stir-fried noodles. Sabi ko naman sa'yo, maalat yung... Alin? Hindi, yung, dyan, yung beans. Ang kinain ko lang kasi yung beans, hindi ko kinain yung coffee. Maalat siya. Anyway, talagang Pinoy na Pinoy, nagkahiyaan pa po sa isang piraso. Love ka, hindi mo na sa isang piraso. Ano tawag dito? Lechon. Lechon. Okay, so ngayon tatry namin yung kanilang dessert kasi may dessert din sila dito. This is... Matcha. Matcha. This is the Okinawa brown sugar milk tea. Brown sugar. It matcha muna, tikman mo. Masarap lang sa matcha. Pumpkin. The Okinawa naman. Ay, masarap ang Okinawa. Parang buwan ang pito ah. Nirvana. Nirvana. Ito brown na brown ang sugar. Lasang sago ah. Sagot gulaman. Pinakamasarap yung Okinawa. Asa yung matcha. Yun.
yun ang mga. Tikpan mo, ikaw naman. Ano yan? Okinawa. Yan ang buwan ng piti nila. Okinawa, arigato. Masarap. Brown sugar. Matcha. Matcha-cha. Matcha-cha-cha-cha-cha. Masarap din ang matcha. Ito po, dumating na po si Tito Big and Joey. Egg bun. Big bun. Egg salted. Salted big bun. Salted egg big bun. Base. Mali tayo lang. Mali, sorry, mali po kami. Sabi ni Ate, nirang kero na sila. O, tingnan na natin, salted kineso. Wow, may itlog na pula sa loob. Siyempre. Alam naman, itlog ng pugo yung makita mo. Masarap. Masarap siya. May tamis sa ibabaw lang. Ito na rin. Nakapagal. Tapos may tamis, may alat. Masarap siya, in fairness. Ito na rin po, yung pinagkagata ni Chacha. Yun na rin po ako makakita. Ano pinang mo sa mamansa? Masarap. Oh, obvious naman. Lapit mo. Hindi. 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 Hoy, may amazing dito sa Poco. May amazing. Hindi kasi, di ba bawal na dito sa Boracay yung plastic. Lahat ng pinuntahan naming restaurants, lahat ng pag-order kami ng soft drinks or shake, paper straw. Mm-hmm. First time namin. Kaso nga lang, pinakaayaw namin ng paper straw kasi nasisira niya yung lasa nung iniinom ng drinks. So, eto, binigay sa amin, this is cold. Rice. Ba't mo siya inaamoy? Hindi, para malaman ko kung anong palay yung ginamit. Okay, so rice straw. Pero ang totoo, hindi siya amoy NFA rice. So mamahalin. Pero ito maganda dito, edible daw to. Dahil made of rice siya. Ito yung gusto i-push sa lahat ng stores. Pero I think mas pricey ito. Pero edible nga siya. Kagatin mo nga, Javi. Kinagat ko na. Gummy yung dating. Gummy. Antigas niya, hindi mo siya makakain. Pero sabi nila, pag nilagay mo siya dun sa drink mo, natutunaw siya. So yun. Amazing! Mamaya hindi na gano'n para hindi matutunaw. Oh. And, ano, gummy yung dating niya, so binalik niya. So, uy, build up! Dita. Ano ba yun? Hindi sabi ko kasi hindi kasha. Tignan mo yung ginawa ni Onze. So, ano ba nangyari? Kasha naman ang arte ni Mike. Ayan, oo. Oh, kasha. Kasha, oo. Oh. Kahit nga dalawa pa. Uy, nara! Isama mo pa yung isa. Uy, naiinap. Okay, guys. So, after namin mag-dinner, naglakad-lakad kami para maghanap ng magmamasahe. At syempre, nabigo kami dahil ang daming nagpapamasahe dito. So, bumalik kami dito sa hotel. Buti na lang dito sa hotel namin, sa La Carmela, pwede ka magpatawag ng masahista. Tapos, sa kwarto ka namamasahihin. 350 pesos lang per hour whole body massage. Okay? Napag-alaman namin na mas mura dito. Although, may tinawaran kami kanina habang naglalakad na 300. Pero dahil paghihintay pa kami ng 30 minutes, bumalik kami dito. Merong mga nagpipresyo na 400, 500. Bakit hindi mo tinanggap yung 400? Hindi ko tatanggapin yung 400. Bukod sa mahal, mataray yung babae. Eh, bakit hindi mo tinanggap yung 500? Siniraan hindi, yung kalaban. Mabigat loob ko. Tsaka siniraan niya yung kalaban niya. Ayoko ng ganon. May business din tayo, ayoko nang naninira. So, nauwi tayo dito sa 350. Nasa kwarto ka na. Alam nyo, pinagod nila ako eh. Kasi ako nag-suggest nyo nung una. Etong dalawang to, gusto pa mag-ikot-ikot, hanap daw masahista. Ang ending, bumalik din kami dito sa hotel, diba? So, tignan natin kung ano ang quality ng masahe dito sa lakar. Tignan natin kung talaga saglit lang yon o 10:30 sila. Ay, alam, andyan na sila. 10:30 sila darating or 11. Kasi, may isang tao dito ay mag-intay ng ilang minuto na lang mamamasahe na kami. Charot. Itago natin siya sa pangalang Onse. But ayaw mo doon sa tomboy? Ako nga gusto ko siya. Eh, parang ano eh. Ano ito ang pangalang ninyo? Itago sa pangalang ninyo. But Aldwin ninyo, wag ninyo lang. Abi. Andito na, pabalik na po kami sa kwarto para magpamasahe.
So di tayo naghintay ng matagal, andyan na sila. Ayun ang mga masahista natin. In fairness, hindi umabot ng 10:30. Totoo. Yung challenge ko sa'yo, gawin mo. Lahat ah. Lahat ah. Kailangan mag-GB natin sila na sa hirap at hamon ng buhay, dapat sila ay nakakalaman. Dahil mo sinabi, gawin mo na lang. Okay. Na kay Onse. Pabisi video ba? Congratulations, maging masaya sa buhay. Grabe yung, parang gusto yung takpan yung dede niya. Parang masasasaya ko siya, congratulations. Nagmasaya, halika na mag-usahin na tayo. Morning. It's our last day and it's raining outside. Hindi pa naman last day. Bukas pa yung last day. Eh, parang last day na ngayon kasi maaga tayo aalas. Paano yan? Anong gagawin natin? Okay. Anong gagawin natin last day na gusto ko mag-beach? Onse, naka-two-piece na ako, Onse. Pag yung tisoy ba? Sara? Anong tisoy? Saan galing yung tisoy? Ang layo. Sara yan, pag yun, Sara. Sara ba? Oo, Sara. Ang susunod ni Sarah, Isoy. Hindi. S, diba? Ayan. Sige, manghula ka. Clear, diba? Parang by letters. Manghula. Ah, paano nga? Ng S, anong nasusunod na letter? E, diba? So, ano nga gagawin natin ngayon na umuulan? Pero, I think the best thing is to sleep. Ano ba yan? Sayang naman, Leslie. O sige, papayagan ko kayo matulog basta inasal ulit, ma'am. Basta yung inasal. Grabe, yeah, hindi pa tapos kumain ng breakfast, nag-iisip na agad yung lunch. So, eto na. Bait si Lord sa amin. Tumigil na po ang ulan. Kaya papunta na kami ng beach. Daming tao dito sa harap lang. Medyo dun tayo sa pandagilid. Eto na po sila. Ayan. Pak! Swimming time! So, kailangan natin humanap ng magpipicture sa atin, love. Para meron naman tayong magandang picture, okay? Ganda naman yung mga pictures, ha? O, ba't mainit ulo mo? Nantok pa ako. Inaano mo ako lang. Ang ganda naman ng buntis. Sino ba to? Hi! Hindi sa'yo. Guys, so tumigil na yung ulan at walang araw. In fairness, napakaigpit talaga dito ngayon sa Boracay kasi bawal daw mag-swimming. Dapat mag-swimming na kami ng asawa ko. Pero nakikita niyo naman, no, hindi sila nagpupunta ng malalim. Nandiyan lang sila sa mababaw. Pero bawal. Pinapaalis pa rin sila kasi signal number one ngayon dito sa Boracay. So, anong gagawin natin? Wala, dito lang. Tambay na lang. Pupunta lang tayo dito. Oh. Sige, selfiehin mo na lang ako hanggang sa gumaling ka. Ay, hanggang gumaling ka mag-picture at maging kagaya mo sa Irwan. Okay, dito na po ng pagiging kubadera ko dito sa Boracay. And may bound time damit kasi yung nanay ko masyado mahigpit. Mag-picture din daw ako na nakadamit. Alam mo, okay na sana yung look natin eh. Tapos na ng asawa ko. Baligtad yung panty ko. Kita niyo yung, wait, nakikita niyo ba dyan yung slight stretch marks ko? Yan, yan na yung aking chan. I'm on my 6th month. And soon, gagawa ko ng vlog kasi may mga nagtatanong sa akin. Paano hindi magkaroon ng vocal stretch marks sa chan? Kasi nagpupusa ko ng photo, tapos sabi nila, ano daw ginagamit ko para daw walang stretch marks. Meron ba? Konti, may slime. Pero hindi sa akin. Meron? Wala daw, sabi ko sa akin. Dapat swimming na tayo naman. Bawal nga. Ay, nag-aano? Video pala. Video pala yun. Video yun, guys. Nakaupo na kami sa beach. Oh. Napilit ko siya umupo sa beach. Ayan siya. Baby, we miss you! Nainggit. Sab, we miss you! Wala siyang pasok ngayon. We miss you, anak! Say hi to the vlog! I'm vlogging you now! Ay, pag may camera, oh, nawala yung toyo. Ano yun? Say hi to Daddy Mike. Nagtatampo ka ba sa amin? Sayang, sana sumama ka. Wala ka naman palang pasok. Thank you. Uy, may bracelet. Pamburakay yan, ah. Pinatigil niya ako mag-selfie, pero siya selfie na selfie.
talaga sa selfie o hindi. Ganito ang buhay na natin pagka matanda na tayo. Ganito din. Selfie-selfie lang. Oo. Hindi kami makaswimming. Basag trip eh. In fairness dito sa lifeguard sa Bora. Magaling. He is like the best. Kasi ginagawa niya ang trabaho niya. Talagang nilalakad niya yung buong beachfront para siguruhin na hindi lumalayo ang mga nagsiswimming. Pero may mga Pinoy pa rin talaga na pasaway na nagsiswimming pa rin. Yes. Kami mabait kami. Sumusunod kami kaya tingin-tingin lang kami sa kanila. Sunod-sunod na tayo kasi may isa lang buhay natin. Pero di ko magets eh. Kasi parang di ka naman malulunod talaga kahit mga hanggang tuhod. Ayaw nila magpa-swimming. Hindi, ang iniisip nila yung ano, yung waves. Tatangayin kasi, ka ng hangin. Tatangayin ka dyan. Parang di mo alam, malalim na. Diba yun? Taray na siya. Ito si Daniel Padilla ka ba? Pero yung ilong ah. Yung ilong hindi Daniel Padilla yung shades. Michael Jackson yung ilong. Matangos ilong nun, baliw. Ayan, ang sarap ng hangin dito sa Bora, guys. Ako mukha mawiwili kami bumalik dito. Si Onse, ano nung ang oras na ngayon? 10:30. Na. Nag-breakfast kami, tapos si Onse, umakyat ang sabi niya. Binudol niya kami kasi ang sabi niya sa amin, bababa din ako, wait lang, mag-leave lang ako. Pagtapos ko, bagong gising. May hangover pa. Every night na nandito kami sa Bora, lumalaban siya sa Epic, guys, habang kami ni Mike tulog lang. Sabi ko nga kanina, mukha mapapadalas ang punta namin dito sa Boracay kasi naging pampamilya na siya. Accessible na eh. Hindi, pampamilya. Katiklan Airport, pagdating mo sa akin. Burahot na, isipin mo to, pampamilya. Sobrang linis na. Mas maganda pa siya ngayon. Mura yung airfare, unlike sa Palawan na mahal. At mura ang mga hotel, pati pagkain, di ba? Kahit so, ano, sa dami ng mga pinuntahan namin beach, dito pa rin pala ang pinakamaganda. Ito pa rin the best. Yung sand talaga. Kahit saan kayo magpunta, kasi sa tapat nyo itong Boracay, wala. Pumunta kami ng Palawan sa Lagan Island, Kauayan Island, iba-ibang parts ng Palawan. Lido, pero Coron. Maganda yung mga sand, pero pag nag-swimming ka na, dun sa mismong beach, mabato, di ba? So, dito talaga sa Boracay. Okay. Tsaka pinakamura dito. So, i-goal nyo yan. Ang family na siya ngayon. Hindi na siya yung 2014, 15 na Boracay na. Pang ano? Pang aura. Pang bagets na ano. Yung gusto nyo pumarty, dito kayo pupunta. May party pa rin naman. Pero hanggang 2 a.m. na lang. Mas bar. More on family na. Nakakatuwa. Sobrang ano. Wow, family man ah. President Duterte, idol kita. Love ka namin, President. In fairness sa'yo. Alam nyo, actually, masabi ko nga pagdating namin dito. Grabe. Si Duterte lang nakagawa nito, nakapagpasara ng Boracay. Ang husay. Hindi niya ginawa, hindi magiging ganito kaganda yung Boracay. So sana, sabi ko nga, sa lahat ng beach, talagang tignan maigi kung meron mga dapat sa beach, pasarap na para maging maayos, linisin. Pero I think natuto na yung iba. Ayaw na nila matulad sa Boracay na 6 months na sara at wala silang income. Mm. Kaya, naging malinis na rin yung iba. Yung mga tao, ano na talaga? Concerned na sila sa, di ba? Concerned na sila dito. Ano ba ito? Magandang buhay? Ang haba. Haba, guys. Mamaya lunch kami. Lunch time! Ano gusto man lunch? Inasal! Hi, guys! So, nandito na kami ngayon sa tapat ng U Mall. Ito yung bagong mall near La Carmela de Boracay. Kung mapapansin nyo, hindi pa ganun kadami yung tao. So, dyan kami nag-dinner kagabi. So, babalik kami ng the mall dahil doon kami magla-lunch. Ano ang lunch natin? Ako, syempre, inasal! Yung inasal. Love you, guys! Ito ang kanilang mini jeep at mura ang pamasahe. 10 piso lang. So, make sure pag magbabarakay kayo, ganito kayo sa pamasahe. Kasi mas mahal yung green dahil special yun. Bayad po, kuya. Mamaya pa? Ah, mamaya pa ba? Sa timon. Yay! Nanalo ako. Nandito tayo ulit sa Inasal House. Nabuhin po tayo ni Bibis. Mamayang gabi ulit ah. After po ng mamayang gabi ulit. Malalaman po natin. Ayaw na. May paborito ka rin naman dito eh. Nagyayaya ka na magkapi sa Chacha's Beach House eh. Kasi kapangalan mo yun. Oo nga eh. Grabe rin. Love ka. After ng 1,200 choices na stores dito sa Boracay. Ang dami eh. Talaga naman. Dito dahil nagkikirin po si Jun. So, ang moral lesson ay huwag sumama sa buntis. Hindi, ang moral lesson huwag na po magtatayo ng almasal dito sa buti nga hindi sa Andox eh.
Ay, mamayang gabi. Ay, para naman. Para iba yung lasa. Chill naman tayo. Love, kamusta? Masarap? Yung sago? Tikman natin ang sago. Anong lasa? Tikman natin yung sago. Island chicken in a sal. Kami. Sarap na. Kaya na siya mga food dito, tsaka drink siya. Pero kasi ako personally, ang bagay sa kakainin namin ngayon, since inasal siya, ay Coke. Sabi ni Onse, mababash ka niya dahil bawal ang Coke sa Bultis. Minsan lang naman, guys. Huwag kayo, ano, minsan lang naman. Pag uwi ng Manila, wala na mga Coke. Mamatay. Sa Manila, dito lang. Yan na, parating na po si Sara. Woo, pero ang sarap. Ang sarap, no? Oh. Dami. Parang ka lang nasa ano. Ano masasabi mo sa weather? So nice. It's windy. It's windy and sobrang linaw ng tubig. Bawal mag-swimming, di ba? Punta tayo ngayon sa bilihan ng Sea Coffee na bibili na tayo ng pasok. Saan ba yun? Pwedeng model, ah. Medyo may kamahalan siya, no? 380 pesos, oh. Yun, bagong luto. Hello! We're back on our favorite spot here in Boracay. Chachas. My God. Yung view, grabe. Alam mo, dapat bayaran na tayo ng Chachas Beach House sa susunod. Beach Cafe kasi. Beach Cafe. Sobrang ganda ng view talaga. Ayan, oh. So, ano, throughout the entire vlog, sinasabi ko na may bagyong Sarah. Hindi pala bagyong Sarah yung pangalan niya. And I am right. Ako yung tama. Tiso yung pangalan ng ano, nung bagyo. Inawanan ko pa si Onse, bagyong grabe, bagyong no? Tisoy pala talaga. I think I deserve a dessert because of that. Champorado, sa Boracay. Ano, masarap? Busi mo yan lahat. Si Onse, nagpunta ng hotel. Dahil magsa-swimming, eh, mas lumakas yung ulan. Ako nga. Makauwi kaya tayo bukas? Ang dilim nang lang. Dinner time! Dahil last day dapat, pero extended ulit ng isang araw. Ang cute ng bagyo. Wala na akong damit. Laba-laba. After dinner namin, nag-decide na kami na bumalik na dito sa hotel. Since maulan sa labas, dahil nga sa bagyong Tisoy. At dahil din sa bagyong Tisoy, canceled ang flight namin tomorrow pabalik ng Manila. So, hindi namin sure kung hanggang kailan kami stranded. Hanggang bukas ba? Susunod na araw? Well, today is Tuesday. Dapat bukas ng 8:35 yung flight namin. Pero dahil sa bagyo, canceled siya. What? Hindi lang kami, lahat ng flight ng Katiklan to Manila canceled. Kaya katanggap-tanggap naman dahil wala namang may gusto noon. Ngayon, wala naman tayong magagawa dyan. Kundi, di ba, mag-relax na lang muna ako dito. Baka talagang gusto din ni Lord na magpahinga ako at mag-relax na lang muna ako dito. In-extend niya yung ating bakasyon. Pero maswerte pa rin kami kasi kami dito sa Boracay ay safe na safe. And I do hope yung mga kapamilya din natin dun sa mga parts na apektado ni Tisoy ay safe din. No? So pagdasal natin na talagang tumigil na yung bagyo na yan. Aside from that, ano pa bang sasabihin ko? Alam nyo, makwento ko lang, no? May dala yatang kamalasan yung asawa ko. Ayan siya, kumakain ng macaroons. May dala siyang kamalasan kasi naalala ko, nag-Boracay din kami before, siya rin kasama ko. Ganito rin nangyari. Delayed flight, super duper delay naman yung flight. So, every time kasama ko, magpupunta kami dito. Ano, kami magpunta ng Boracay, hindi ko alam, o baka nata-timing lang. Sana sa susunod na balik namin dito sa Boracay, wala na mga ganitong eksena. So ngayon, matutulog din tayo maaga, love, no? Si Onse, kahit na umuulan pa rin dito sa Boracay, may laban pa rin siya, guys. Lalabas pa rin siya, pa-party pa rin siya, ito, todo pa rin niya talaga. At nandun na siya sa banyo at naliligo na siya ngayon. Kami ni Jowa, dito lang kami. May ano pa tayo, isang gabi. Actually, di nga sure kung isang gabi, baka more than one night nga, eh. Wala. Mag-relaxan tayo dito, no? Kakain lang kami dito. Pamasahe. Masahe ulit. Taray, dami nating budget. O, pamasahe daw ulit. So, update ko na lang kayo tomorrow. And, lumakas daw yung ulan, sabi ng asawa ko. Hoping na mas humina na yung ulan tomorrow. Pero, sabi sa forecast ng news,
lalakas daw bukas. Bukas ng hapon yung matinding pananalasa niya. So, sana safe lang tayong lahat. And I'm also praying na sana yung family ko sa Maynila. Nakakausap ko naman sila via FaceTime. Nang hinayang lang ako, kasi kaya namin di kasama si Sab sa trip na to. Kasi nga, Monday and Tuesday, may pasok siya. E Wednesday pa yung uwi namin. So, parang ang mangyayari, tatlong araw siyang absent this week. Pero, nakakakutob na ako nung nagbook ako. Parang gusto ko talaga siyang isama. Kaya doon ako nalulungkot sa part na yun. Kasi sana naisama ko na lang yung anak ko dito. More bonding time sana namin tong tatlo. Eh, hindi, naiwan yung anak ko sa Maynila kasama ng mama ko. Pero okay na rin yun. Ang mahalaga, safe sila doon. Ang dami ko nang sinabi. Anyway, I'll keep you guys posted kung ano na yung weather natin dito tomorrow. Kung tayo ba ay makakauwi na o stranded pa rin sa Bora. The next day. Hi guys, good morning. This is our fourth day here in Boracay. Kanina nagising na ako ng umaga. Pero nag-decide akong matulog ulit dahil inantok ako. So dahil hindi maganda yung panahon sa labas, supposedly dapat nasa Manila na kami ngayon. Pero canceled lahat ng flight today dito sa Katiklan. Kaya magsistay pa kami ng one more night dito. And tomorrow, 8:30 a.m. aalis na kami. Hopefully, tomorrow maganda na yung weather. At ayan, may nagbo-blower habang malakas ang ulan. Itang ayala ba nito? Here's our lunch. Fried chicken. Buti na lang, merong malapit. Dahil tinatamad ako lumabas, guys. Hi, everyone! After namin mag-lunch, humiga ulit kami ng asawa ko. Si Onse lumabas. Minessage ko siya, nandun siya sa favorite spot namin dito sa Boracay, nagkakape. At may kausap na naman siyang Australian. So, ngayon, 4 p.m. na. Maganda na yung panahon dito sa Boracay. Malakas yung hangin. Pero, umaraw na. Tapos, wala nang, ang tawag love? Wala nang ulan. Malakas na ulan. Ambon na lang. So, napapakita sa inyo. Ay, nakakakakak. Oh, bad. Pakita mo yung araw. Oh, yun na yung araw. Lalabas na kami para mag merienda and dinner. Let's go! Ayan ako, dapat maliligo na ako. Nakatawel na ako, guys. Tapos biglang dumating si Onse, nakain ko na may dala siyang. Nagpabili ako sa kanya ng ice cream. Meron siyang gift sa amin. Oh, ang cute! May gift siya sa amin ni Mike. And hopefully, cash siya sa phone namin. So, picture namin to together. Tapos naka-engrave sa, ano to? Naka-engrave sa housing. Wait lang, pakita ko sa inyo. Oh, diba? Cute! Thanks, hubby. Daming tao, lahat pa stranded. Canceled flight pa naman lahat eh. Oh. So nice! I love it! Sobrang ganda pa rin ng Boracay kahit na may bagyo. So ngayon lalabas nga kami kasi magpiparienda kami dinner at kung ano-ano pa because hopefully it's our last day. At magka-cancel yung flight namin tomorrow. So nandito na naman kami sa favorite kapihan namin. Kapihan, meriendahan, kainan dito sa Bora. Magkakape lang kami dito and then ikot-ikot naman kami. Magbazar-bazar tayo, no? And then saka kami magdi-dinner dun sa restaurant na since day one, sobrang haba ng pira. And hopefully for today, hindi na ganong mahaba. Sobrang lakas po ng loob ni Habi. Magpapicture ka na lang. Ano pangalan niya? Magpapicture ka na lang. Ayun o. Distruck ako guys kanina dun sa basketball player na nakita ko. Hindi ko naman siya idol. Idol siya ng asawa ko. Ayaw naman niya magpapicture. Ba't siya nahiya? Nahiya ako. Eh, tinitignan mo nga siya sa Instagram. Sayang naman. So, eh ako ang bobo ko, hindi ko kilala kasi wala sa basket. Sabi ko, oh, sama mo siya. Si Paul. Willing naman ako makipag ano. Stranded din sila dito, hubby. Ang ganda ng ilaw natin dito, no? Nakaka-fresh siya ng todo-todo, walang preno. True enough, very dizzy. Halatang nakatulog ng mahaba yung mga itsura eh. Oh. Huling laban po ni Onse ngayong gabi dito sa Boracay. Cool! Kung hindi kung makakancel ang again. Flight. Actually, hindi ko pa chine-check yung flight namin kung canceled or hindi. Pero kasi anong oras natin na-check? Later that same evening. So, dito kami kakain. And since day one, gusto na namin kumain dito. Hindi pa natitikman ni Onse. Pero sobrang haba ng pila, guys. So, tignan natin kung may lalaban. So, yung napiling restaurant ni Hubby ay mahaba din ang pila.
ayaw niya kasi dito sa favorite ko, ang dami rin tao. Tingnan natin kung ano ang final decision. Javi, explain our last dinner here in Bora. Well, this is our last dinner. Kailangan mabilis ka palubat na to, kagaya ng nangyari kayo. A few inches later. Okay, food agad. Shrimp, yay! Salad, bago malubat, and... Okay, so dahil last night na namin dito sa Boracay, nandito kami sa may pailaw. Nandito kami ngayon sa Love Sobra yung ilaw. Love Sobra sa ilaw. Ano ba yun? Nandito kami ngayon sa beachfront, sa tapat ng hotel namin dahil sa sightseeing lang kami. Dahil nga bukas uuwi na kami. So nakikita nyo sa background ko yung beach and it's Mike, si Onse. Kakatapos lang namin magpa-masahe. Fish spa. Fish spa and foot massage. Ayan. So, relax-relax lang kami dito. Then mamaya kami ni Mike matutulog. Si Onse lalaban for his final night here in Boracay! Maganda bigaya ng ilaw dyan. Hindi kasi meron dito, tapos meron pa sa Facebook. 5 minutes later. Hello! Nasa hotel na kami ngayon at tapos na kami mag-ayos ng gamit. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan ang aming luggage together. So nakahiga na ngayon ang asawa ko. At problemado siya sa stores namin. Because the struggle is really real, no? Anyway, tomorrow ang flight namin is 8:25 a.m. So 6 a.m. kami iahatid from hotel going to the airport. At hopefully makauwi na kami. So bukas malalaman niyo dito sa vlog na to kung makakauwi pa kami o extended na naman ang aming grand vacation. So good night na. Si Onse, tuloy ang laban kahit maaga ang flight namin bukas. Lumabas na naman siya, umepik na naman siya, nagsasasayaw na naman siya doon. Kami, boborlog na kami. So, good night everyone! Let's see tomorrow kung tayo ba ay makaka-uwi o hindi! 10 seconds later. Morning! So yan, nagre-ready na kami guys. For our departure to Manila. Ano? Yeah, 2. Departure from Boracay, arrival to Manila. Kung hindi, makancel ang flight. So, let's go! So, andito na tayo sa van. Punta na tayo ng port. Nagdadasal pa rin kami. Baka makancel yung flight or bigyan mo wala yung pangalan namin sa listahan bilang nilipat na kami ng flight. So, let's pray! Anyway, dito ko na i-end tong vlog natin na ito dahil sobrang haba na niya. And I do hope na enjoy niyo ang aming Boracay trip. And mukha matagal-tagal pa bago kami makakaalis ulit dahil buntis nga po ako. So hindi na ako pwedeng bumiyahe-biyahe ng malayo. Siguro pwede mga drive-drive lang. Pero yung mga aero-aeroplano sasakay, hindi na yan pwede. So, kasi nga itong trip na to is for Onse's birthday. Happy birthday! And of course, our last trip bago ako manganap. So, yun lang. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to comment down below kung ano yung pinaka-favorite part nyo ng video na to. And don't forget to subscribe. Thank you so much guys. Bye!